Hello, what's up, these friends? Daisy here, and welcome back to my channel. So, guys, in today's video, I'm gonna give you an update about my nose. Yes, guys, today marks my 2 months post-operation. So, I had my rhinoplasty done April 1. So, karun kay 2 months na siya, guys. And as you can see, I think makakita mo siguro mong difference, no? Oh, di ba? Wow! And today, guys, I'm gonna also answer some questions from my social media account. So, ako ipang compile ang mga questions dito. Like, basta, guys, dagan ka siya mga questions. And today, I'm gonna answer them for you. So, katong mga most frequently asked questions, good guys. And also, I'm gonna do a haul. Well, hauls ako mga nadawat from the brands that I worked with for the past 2 weeks or days. Wow. So yeah, if you're interested, just keep on watching. Alright, guys. So yeah, I think we're gonna start. Di tanta tadugayon, no? Magchika-chika ra good na dere good. So pinaka first na question, guys, mo jud ni ang pinakadaghan na question na nadawat nako sa kong social media, like especially sa TikTok, sa Facebook. I have a video na nag-viral, pila to siya ka million views sa Facebook. So yes, guys, kato kong transformation. Daghan gid tong mga comments, guys, and some of them kay mga questions regarding my rhinoplasty. So manut siya, guys, akong i-answer karon. So first na question is, magkano po nagastos ninyo magpa-rhinoplasty, saan po ba panotis po? So hi, shout out to Jan Maribao Madreo. So for your question, so yung gastos ko po mga more or less mga 140,000 including all in na po yan. Sa previous vlog ko, yung rhinoplasty journey ko, sinabi ko doon sa last part na ang total or yung breakdown ng mga expenses ko sa pagpa-rhinoplasty. So, 95,000 for the rhinoplasty alone. And then, may mga additional pa, guys, for the osteotomy, alar trim, if kailangan i-alar trim yung nose mo. Pero sa akin, guys, hindi na ako nagpa-alar trim kasi yun din yung suggestion ni Doc na hindi na ako magpa-alar trim para natural lang siya tignan. Tapos, ano, basta yun, guys. And then, yung anesthesia pala, mga 15,000 yun. So, ano pa ba? Mga laboratory test, mga 3,000 yung nagastos ko dun. So, yes, guys. Honestly, it's not sponsored. So, if you want proof, I have a proof na nag-fund transfer talaga ako sa kanila. Binayaran ko talaga yun. So, kung gusto niyang proof, guys, I will send you the screenshot. Basta refund niyo ko, guys. Refund niyo ko, please. Charot. Bakit naman? So yun, guys, yung question din niya, saan po? And then meron dito, maraming ditong nagtatanong, anong clinic po kayo nagbagawa? So yung clinic ko, guys, is sa Alpha Advanced Aesthetic Clinic. So it is located sa Crossroads, Banilad. They actually have a new branch sa Lapu-Lapu. So it's called Alpha Premier Medical Aesthetic. So yun yung pinakabago nila na branch, guys, dito sa Cebu. But in Manila, I'm not sure if they have a branch there. Ang doctor ko pala is si Doc Charles. So siya yung surgeon ko. And then si Doc Jonah, which is his wife, during the consultation, siya yung nag-consult sa akin. So yan, guys. Yung consultation, guys, is for free. So pwede kang pumunta doon sa clinic nila. Tapos yun, magchika-chika lang kayo ni Doc if anong gusto mo or ano yung gagawin nila, something like that. Marami akong nabasa ng mga comments dito na sabi nila Marian Rivera nose down, parang ilong na ni Marian Rivera. Charot! Wow! Di pa, guys? Totoo ba, guys? Charot. So as you can see, ito na siya, guys. Oh, you know what, guys, after nung pagtanggal ng cast, parang na-down talaga ako noon kasi ano, parang yung nagtagalog naman ko, sige, tuloy-tuloy na lang natin. Ay, charot. So yun, guys. So after mga 1 month nun, parang sumagi sa isip ko na parang good decision ba yung ginawa ko, kasi parang hindi siya naging bagay sa akin. Pero marami na akong mga comments, guys, na nabasa mga bad comments, especially nung sa nag-viral na video ko, especially nung yung mga comments ng mga afam na mga babae. Tapos sabi kasi na nila doon, guys, na yung previous nose ko daw is better than my nose ngayon. Which is, I understand kasi
di ba, pag sa kanila, di ba mga matatangos na yung ilong nila, tapos gusto din nila ng button nose. So, I think yun yun. Pero sa atin naman, na mga, yung mga pango, gusto din nating mataas, di ba? So, parang ganon. So, na-understand ko naman sila, pero, hinayaan ko na lang sila, guys, kasi, hindi naman nila to, ilong ko to, charot. And it's what makes me happy, di ba? Mas naging confident ako ngayon and mas naging happy ako sa results. So, thank you so much, guys. Sa mga supporters ko dyan. Ayay. And then, meron din question dito. Hello po, ano po ginawa ninyo for less or no swelling or bruising? So, yes, guys. Yung ginawa ko, wala naman masyado, guys. So, yung ano lang, pinaka-ginawa ko lang siguro, no? Yung sinabi ni Doc na first 3 days, cold compress, and then 4 days onwards, hot compress. Yun lang, guys. Tapos, tinay ko lang yung mga prescribe nila sa akin, yung mga gamot na prescribe nila. Ano, wala akong tinake na mga arnica pellets or something like that, guys. So, yun. Pero, I think magaling lang talaga yung doctor ko, yung surgeon ko, kasi marami din ako nakita ng mga vlog sa rhinoplasty na grabe talaga yung pamawagan ng mukha nila. Like, grabe, guys, as in tapos nag-bruise talaga sila. I think depende din talaga sa skin. So, yun. I'm just lucky na hindi masyadong ano yung skin ko. Charot. Ano, mura to siya, guys. And then meron din dito, your eyebrows so beautiful. Shout out to Feathers Aesthetic Clinic. So, this one, guys. Yung clinic nila is nasa Mango Avenue sa ano, Cebu at Bang ano lang siya, Atbang lang. Kasi Tagalog ng Atbang, guys. Ano lang, across National Bookstore. Basta, guys. Magaling din sila gumawa ng kilay. Diba? Nagpa-microblade ako sa kanila. Eh, parang hindi man siya microblade. It's hybrid brows yung tawag dito. Ayan. Mas ano siya, mas more advanced or like mas maganda siya compared sa microblading. So, yun, guys. And then, may question din dito. Ilang anesthesia po? I think isa lang naman. Kasi yung binayaran ko 15,000, I'm not sure kung ilan yung tinusok-tusok sa akin. Bito, guys. Kay nung tinusukan ako ng ano, nung needle, tapos mga ilang seconds lang noon, nakatulog na ako. Tapos pagagising ko, like, ha? Tapos na daw? Charot. Oh, guys, super. Mura to siya. Tapos may question dito. Ask lang ko ba, okay ra na siya o gumuton or maigo o bata ng ilong ka na wala ratuyo a safe ra siya? Katuanan man eh. So, for this, kuan, okay na mas siguro, like, after 1 year, pwede na siguro na siya. Kaya ingon man si Doc na pwede na siya kumut-kumuton. Charot, dili sa good graha na ka nang kumuton good. So, basta dili lang siya na nakagrabe. Dili, wala lang siya tuyo. Okay, ako bitaw, like, madaligo ko, kabuo ramin siya ko. So, maigo sa high siya. Kanang, dili naman siya inana ka permigyod, no? Pero, yeah, kuan lang, okay naman siguro. So, muna siya karun, no, kay kanang nakakuan ko ba na dapat makaparanoplastin ako before ko magka-baby? Kay what if kung baby kay kanang kuan, makuan niya akong nose? At least, di ba? So, mga to siya. Tapos may comment dito. Ganda na ng nose mo. Gaganda pa lalo yan after 3 months. Pag maga pa, alar mo at tip. Gusto ko din ma-experience. So, shout out to Ma'am Chel kasi ano, knowledgeable talaga siya sa healing process. So, ngayon guys, ayun. Pero happy naman ako na, 'di ba? Mas nag-improve talaga siya. Malaki yung difference niya sa compared doon sa kakatapos lang, kakatagal na lang ng cast. Yung full healing talaga niya, guys, is 6 months to 1 year to 2 years. So, 'yan. Tis-tis lang, 'di ba? Oh, nasa comment din 'yo, mura na Marian Rivera. Ganda, parang natural. Natural lang siya, no? Nice, maganda po. Thank you po. Totoo ba, ma'am, na magiging mouth breather ka for 2 weeks? In my case po, hindi naman like the whole 2 weeks. I think mga 2 days or 3 days. Yung first time pa talaga. Kasi meron pa siyang cast, diba? Tapos, yung ilong mo, parang ano talaga, marami siyang mga dugo-dugo or something. So, kailangan mo talaga siyang linisan para maka-breathe ka pa rin sa, ano mo, sa nose mo. So, yun.
totoo, sabi din ng isang plastic surgeon sa TikTok, hindi pa talaga yan yung final result. Yung optimum result is after months pa talaga. Yeah, that's true. Makalahin jud og naong noog mataas ng ilong sa... Yes, grabe jud, ma'am. Maka-usab jud sa imong face, as in... So yeah, I think mura to siya kung mga na-screenshot. Taghan pa kayong mga comments, guys, mga ano, mga questions. But dilin na ko, basta mura to siya ang pinakadaghan dyan ng questions, no? So yeah, that would be all, guys, for today's video. I hope na na-answer ko yung mga questions niyo, guys. If you have more questions, guys, just drop it down below. Just comment it down below kay para ma-answer ko yung mga questions niyo. Pag... May mga questions ba kayo? May mga comments ba kayo? Ano yung mga violent reactions niyo? Charot. So yun, guys. I think I'll end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you haven't subscribed yet, so mag-subscribe na kayo. And if you've already done, please hit the notification down below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also, please make sure to follow my other social media accounts. So I'll just leave it down below sa description box. So nandiyan lang yun lahat, guys. Oy, ano yun? Anyways, always remember that every day is a chance to see the beauty of God's creations and always seize the day. Thank you so much for watching. Bye, Daisy Friends!